Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 336. Tama iyan. Maihahambing din siya sa isang aso sa ating pamilya, ngunit pinupuri siya ng mga tao ngayon. Ilalantad ba natin siya kung sino siya ngayon? Siya ay walang iba kundi isang live-in na manugang. Bakit siya nakaupo doon? Naramdaman ng lahat na siya ay mataas at makapangyarihan. Zach Zimmer, ano ang sasabihin mo? Ang buong pamilya ay tumingin kay Zach. Siya ang vice CEO ng pamilyang Zimmer, kailangan ng lahat kumonsulta para sa kanyang opinyon. Biglang naging kulay abo ang mukha ni Zach, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Nais ng iba na hawakan niya ang sitwasyon, ngunit lahat na nais gawin ni Zach ay ang paghukay ng isang butas at magtago dito upang hindi siya makita ni Harvey York. O kaya ang walang halaga na basura, katulad ni Harvey ay magpanggap tulad ng walang nangyari. Kung hindi, siya malapit nang lumuhad si Zach sa harap niya. Hindi niya kailangan ng isang araw upang maging kahihiyang tao sa buong Niemhi. Hindi maglakas loob si Zach na magsalita, habang si Mandy Zimmer iniyuko ang kanyang ulo, pinilit na huwag ngumiti. Ginawa ng mga tao ang live-in son-in-law na ito bilang isang taong may talento at tumingin sa kanya ng kamangha-mangha. Lamang itinuring ng pamilyang Zimmer na marumi siya. Jean alang ni Shane na iswell si Harvey sa isang mataas na degree habang ang pamilya Zimmer ay nagkunwari tulad niya ay wala. Ito ay tunay na kabalintunaan sa pinakamasarap. Walang gumawa ng anumang bagay na hanggal. Tingnan ang paligid at makita kung anong uri ng okasyon na naruroon dito. Ikaw ba gusto mo mamatay tayong lahat? Malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Alam niya ng buo ang sitwasyon. Hindi mahalaga kung paano niya nakuha ang upuan na iyon, ngunit mula nang makarating siya doon, ibig sabihin iyon na humanga sa kanya ang mga naiswells. Kung sa sandaling iyon ay may sinumang manghihiya o manlalait kay Harvey, nangangahulugan din ito na sila kinakalaban ang pamilyang naiswell. Si Senior Zimmer ay walang Alzheimer's, siya ay marunong sa sitwasyon at pinili na matalino. Mandy, asawa mo siya. Dapat kang pumunta at mag-toast para kay Master na iswell. Ang kanyang paningin ay nakarating kay Mandy at ngumiti. Ito ay isang maayos na pagkakataon na mayroong si Mandy sa sandaling iyon. Hindi lamang nila ilalantad ang pagkakakilanlan ni Harvey sa kanilang pamilya, gagamitin nila ang pagkakakilanlan upang ipaalam sa mga tao na ang taong hinahangaan ni Master na iswell ay ang manugang ng kanilang pamilya. Pagkatapos ang pamilya Zimmer ay papasok sa pinakamataas na katanyagan at katayuan, sa pagiging isang first class na pamilya sa lahat ng Niemhi, ay hindi magiging malaki sa isang pakikitungo. Nakalulungkot, habang pinlano na ni Senior Zimmer ang lahat nito, ayaw ni Mandy na magpatuloy dito kahit kailan. Lolo, naisip mo ba talaga na ang paggamit kay Harvey ay mapabuti ang katayuan ng pamilya? Sinabi niya ng malamig. Ang taong hinahangaan ni Master na iswell ay nagmula sa ating pamilya. Hindi mo pa rin maintindihan. Ang tanging kadahilanan na maaari tayong dumalo sa anti-gang exhibition ay dahil kay Harvey. Ang pamilya Zimmer ay walang iba kundi mga accessories niya. Matapos sabihin ito, binasag ni Mandy ang isang sarkastikong ngiti. Walang kaparerikan. Paano lamang kami mga accessories? Galit na galit si Senior Zimmer. Siya ay mapagmataas, paano niya aminin iyon? Ano sa palagay mo ang hinahangaan ng mga naiswells tungkol sa atin? Nagtatrabaho tayo kasama ang York Enterprise. O ang proyekto sa sentro ng komersyal. Lolo, gumising ka. Ang kita ng ating komersyal na sentro ay hindi maaaring ihambing sa pera na nakuha ng mga naiswells para ibenta ang mga antigo. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, sa palagay mo ba talagang ang naiswelas ay tumingin sa atin ng may iba? Walang magawa si Mandy. Ang paanyaya na nagmula at ginawa ng mga naiswells ang pamilya Zimmer na makuha ang maling impression. Inisip talaga nila iyon sa wakas sila ay magiging isang first class na pamilya. Ngunit malinaw sa isip ni Mandy. Alam niya na ang dahilan lamang na sila ay nasa anti-gang exhibition ay dahil kay Harvey.
At sa isang tiyak na lawak itong si Shane na nagbibigay lamang ng mukha kay Harvey. Nais ni Sr. Zimmer na tumanggi, ngunit siya ay walang pagsasalita. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo sa katahimikan. Ang pamilyang Zimmer ay maaari lamang dumalo sa anti-gang eksibisyon dahil sa walang halaga na sako ng basura. Ang pamilya Zimmer na humakbang sa limit ng pagiging isang first-class na pamilya. Ayaw ni Sr. Zimmer na aminin ito, siya ay hindi maglakas loob na, gagawin ito na ang kanyang buhay ay maging isang impyerno at kanyangang tiwala sa sarili ay maduraj. At nawala ng mukha sa harap mismo ni Harvey. Kabanata 337. Hindi mahalaga kung paano niya nakilala si Master na Iswell, ang walang halaga na basura ay isang walang halaga na basura. Aaminin ko sa kanyang kahusayan kung makakatulong siya sa pamilya Zimmer sa pag-aayos ng isang kaganapan na gagawin kami ng isang pamilya ng unang klase. Huminga ng malakas si Sr. Zimmer sa isang malamig na ekspresyon. Tumingin si Mandy Zimmer kay Sr. Zimmer, ang kanyang puso ay nadama ang isang hindi masabi na pakiramdam. Sa kabaligtaran, hindi kailanman aaminin ni Sr. Zimmer ang katotohanan na lagi niyang kinamumuhian si Harvey York. Samantala, nakilala ni Harvey ang mga pamilya na Iswell para lamang sa mga benepisyo. Iyon ay maaaring inilarawan bilang lubos na walang kahihiyan. Kahit na noon, sa mga mata ni Mandy, hindi rin nagawa ni Harvey ang pag-aalaga sa mga opinyon ng pamilya Zimmer sa kanya. Bakit niya pakialam ang sinabi ng ibang tao tungkol sa kanya kapag siya ay maaaring makipag-usap ng malaya sa harap ni Shane na Iswell? Hindi mahalaga kung paano tumingin si Shane sa kanya, ang katotohanan na nakaupo siya doon ay nangangahulugang siya ay matagumpay. Kahit na para sa kanyang kayamanan at magaling na trick, napansin at tumangala ang patriarch ng appraisal sa kayamanan, si Shane na Iswell, lahat ng ito ay nararapat sa kanyang sariling kasanayan. Ang anti-gang eksibisyon ay hindi pa nagsimula kaya sa halip una siya dumating sa party. Hindi man lang nakatikim si Harvey sa Zimmer family ng party. Ngunit sa sandaling malapit na ang party, malamig na lumakad si Rosalina Iswell sa mesa na ang nakaupo ang pamilya Zimmer. Nakita siya ni Sr. Zimmer na naglalakad patungo sa pamilya at tumayo nang nanginginig nang walang iniisip ipinagmamalaki ang kanyang katandaan. Pagbati, Miss na Iswell. Galing ako sa Zimmer. Agad na pinutol si Sr. Zimmer ni Rosalie na Iswell. Alin sa isa sa iyo ang Zach Zimmer? Narinig ko na ikaw ay natalo sa pusta. Si Rosalie ay hindi isang babae na walang kaugalian. Kasalungat, isang babaeng sexy sa isang malaking pamilya ay may mahusay na pagpipigil sa sarili at pagkatao. Ngunit hindi man lang siya sinulyapan ni Harvey nang kumakain sila. Nabalisa siya at naisip niya na ang insidente bago ang party ay gumawa na ayaw sa kanya. Kahit na siya ay isang malamig na kagandahan na parang bato, hindi niya ginawa mag-atubiling tulungan si Harvey na mag-abang sa pag-asa na siya ay patatawarin. Hindi kinuha ni Harvey ang mga iniisip ng dalisay na binibini na ito. Nais lamang ni Harvey na maiwasan ang pagiging malapit kay Rosalie. Kung nakita ni Mandy na nakikipag-ugnay sila, ito ay magiging mahirap para sa kanya na ipaliwanag muli. Matapos marinig ang sinabi ni Rosalie, ang Zimmer family na walang malay na inilipat ang kanilang mga tanaw kay Zach. Ang tinatawag na pusta ay siguro tungkol kay Zach na luluhod sa harap ni Harvey tuwing magkikita sila. Ang mga pangkat ng tao din ay inilipat ang kanilang tingin sa pamilya Zimmer. Hindi man lang sinubukan ni Zach na iwasan ang sitwasyon, sa halip ay sinimulan niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at pinilit ang isang ngiti. Miss na Iswell, ako ang Vice CEO ng Zimmer Family, Zach Zimmer. Sumulyap si Rosalie kay Zach mula sa itaas hanggang sa ibaba at pagkatapos ay tumango. Narinig ko na natalo ka sa pusta. Kailangan mong lumuhad sa bawat solong oras na makikita mo siya. Medyo nakaka-curious ako, anong uri ng diskarte sa pagluhod ang iyong gagamitin? Paano mo ako paliwanagan at ipakita sa akin kung paano ito, tapos na? Naisip ni Zach na makakatakas siya mula sa sakuna dahil hindi rin nagawa ni Harvey tumingin sa paligid para sa kanya. Hindi niya inakala na si Rosalie ang kanyang sarili ay lalakad sa kanya at gagawin siyang lumuhod.
Ngunit hindi siya maglakas loob na mayamo, sa halip ay pinanatili niya na nakangiti. Kasabay nito, sumulyap siya kay Harvey sa sulok ng kanyang mata. Sigurado itong marumi na nagsabi sa kanya tungkol dito. Kung hindi, paano niya malalaman? Si Zack ay labis na mapagmataas. Upang siya ay lumuhad sa harap ng karamihan ng tao na puno ng mga taong nasa itaas na klase sa Niemhi. Ay gagawa sa kanyang katatawan ng tao sa buong lungsod. Miss na Iswell, ito ay isang panloob na biro ng pamilya. Mangyaring huwag gawin itong seryoso. Pinilit ni Zack ang isang pangit na ngiti. Ang isang baluktot na tulad ni Zack ay karaniwang maglalaway kapag nakatagpo ng isang diyosa tulad ni Rosalie. Ngunit sa sandaling iyon, nais lamang niyang makalabas sa malagkit na sitwasyon na ito. Ang pamilya na Iswell ay pinahahalagahan ang mabuting kalooban at kahalagahan. Hindi mo masisira ang iyong pangako sa ngayon ang anti-gang exhibition ng na-Iswells, gagawin mo. Kung hindi, gusto ko kailangang hilingin sa iyo na umalis. Malamig na sinabi ni Rosalie. Kabanata 338. Matapos marinig iyon, hindi lamang si Zack Zimmer, ang natitira pang mga mata ng pamilya Zimmer ay nanlibak. Kung sila ay sinipa sa labas ng bulwagan, ang Zimmer family ay hindi kahit na magkaroon ng isang pagkakataon upang makagawa ng mamuhay sa Niemhi. Sa pamilyang Zimmer, ito ay maging isang nakamamatay na suntok sa kanila. Sa sandaling iyon, lahat mula sa pamilyang Zimmer na naruroon ay nakatitig kay Zack, naguguluhan. Kung patuloy niyang tinatanggihan si Rosalie na Iswell, ang Zimmer ay tapos na ang pamilya. Miss na Iswell, biro lang talaga ito. Kung hindi ka maniwala sa akin, papuntahin mo ang walang halaga na basura dito at tanungin mo siya sa iyong sarili. Sinabi ni Zack habang siya ay sumimangot. Kahit na noon, wala siyang katiting na respeto kay Harvey York. Hindi siya tumigil sa pagtawag sa kanya ng isang walang halaga na piraso ng basura. Si Rosalie ay nag-voice out lamang para kay Harvey, ngunit pagkatapos nito naririnig ang taong ito na tumawag sa lalaki na hinahangaan niya na isang walang halaga na basura ay gumawa sa kanya ng isang bagay na galit. Malamig siyang sumulyap kay Zack. Mayroon bang problema? Kung hindi ka lumuhad, mamaya maaalala ko ito. Sumibat ka na ngayon, haharapin ko kasama mo mamaya. Naturally, si Rosalie ay napakaliteral tungkol dito. Kung siya sinira ang kanyang pangako, ang pamilya Zimmer ay magkakaroon upang iwanan ang eksibisyon. Hindi lamang iyon, ang problema ay kung makakahanap ng daan palabas si Zack kasama ang kanyang buong pamilya. Ang mukha ni Senior Zimmer ay naging mas maasim ng minuto. Sa kabila niya ay kinamumuhian ng walang kabuluhang sako ng basura, hanggang sa kung saan niya siya sasampalin sa buong mukha niya. Ang walang halaga na sako ng basura ay hindi maglakas loob na dumating kay Zack sa kanyang sarili at kahit na sinabi sa isang tagalabas tungkol sa ang pangyayari. Ang tanging problema ay si Senior Zimmer ay hindi maglakas loob na saktan si Rosalie. Ang na-Iswells ay isang unang klase ng pamilya mula sa kabisera ng lalawigan. Kung ikukumpara sa isang pamilya tulad ng na-Iswells, ang mga Zimmers ay hindi hihigit sa mga langgam o alikabok sa ulap. Napakadali para sa mga na-Iswells na panasan ang lumabas na mga Zimmers. Si Rosalie ay ang binibini ng pamilya, tagapagmana maliwanag na ang pamilyang na-Iswell sa malapit na hinaharap. Kinakatawan niya ang kalooban ng buong pamilya. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, kaya ni Senior Zimmer hindi masaktan siya. Hindi man lang siya maglakas loob. Zack, gawin mo, babayaran mo. Dahil si Miss na Iswell na nagsalita din tungkol dito, dapat mong gawin ang sinabi niya. Malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Lolo, ako, nais ni Zack na tanggihan siya, ngunit ang kanyang mukha ay naging kulay. Abo bilang abo matapos makita ang kanyang lolo na may tulad na maasim na ekspresyon. Malilintikan ka sakin Harvey York. Galit na sabi ni Zack, ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya nais na ipakita ito. Handa na ba tayo para sa pagganap? Ngumiti si Mandy Zimmer at gumawa ng isang tahimik na kilos. Si Mandy ay naging focal point ng lugar, pinapanood na siya ng mga tao. Ngayon na ginawa niya ang kilos, lahat ay tahimik na parang libingan.
lahat, mangyaring bigyang pansin. Magkakaroon ng isang kaganapan bago magsimula ang anti-gang exhibition, umaasa ako na ito ay mangyaring lahat. Kung interesado ka, maaari mong dalhin ang iyong mga telepono upang e-record din ito. Malamig na sinabi ni Rosalie. O Miss Naiswell, paano namin hahayaan kang gumanap para sa amin? Tama, ikaw ay isang literal na diyosa, hindi kami magkaroon ng karangalan. Mangyaring gawin ko ito para sa iyo. Masisiyahan ako sa lahat. Hayaan mo ako, hayaan mo ako. Sa sandaling iyon, lahat ay nag-aalalang mauna. Narinig ng lahat ang tungkol kay Rosalie na ang susunod na tagapagmana ng pamilya sa malapit na hinaharap. Hindi mahalaga ang pamamaraan, magiging sulit kung nag-iwan sila ng mabuti impression para sa kanya. Hindi sinabi ni Rosalie, hindi na kailangan, basta umupo at manood. Matapos marinig ito, nagsimulang tumahimik ang mga tao. Bukod, ang mga tao doon ay hindi mga ijista. Nagkaroon sila nakita na siya ay marahil ay naghihimok sa isang tao. Kahit sino ito, ang tao ay dapat na talagang hindi mapakali. Si Rosalie ay palaging kalmado, bihirang mayroon kumilos siya sa isang angkop na galit. Ang pagkakasala sa kanya ay magiging katulad ng pagkakasala sa pamilya sa kabuuan, ang tao ay dapat na naghahanap ng isang mabilis na kamatayan. Nakita ni Zack kung paano tumingin ang lahat at naramdaman niyang nahulog siya sa isang malalim na butas. Magiging mahusay kung ito ay anumang iba pang normal na pagganap ngayon, ngunit upang gawin ang kanyang sarili na lumuhod bilang isang pagganap. Iyon ay kalokohan. Kabanata 339. Zack, huwag mo na akong sabihan ka ulit. Lahat ay naghihintay. Malamig na sinabi ni Rosalie Naiswell. Tumingin si Zack Zimmer kay Senior Zimmer. Pagkatapos ng lahat, mapahiya siya na ito ay isang tunay na nakakahiya para sa pamilyang Zimmer. Inaasahan niya na si Senior Zimmer ay maaaring lumapit upang tulungan siya. Gayunpaman, ang Senior Zimmer ay tumingin sa malayo na parang ginawa niya hindi kilala si Zack. Sa kanyang opinyon, walang dapat napahiya tungkol dito. Kung hindi masaya si Rosalie, makikita niya ang kanyang sarili sa isang malaking problema. Ang eksenang ito ay nagawa ni Zack na magbitiw sa kanyang sarili sa kanyang kapalaran. Siya hinaplos ang kanyang ngipin at tumayo. Pagkatapos ay lumuhad siya sa direksyon kung nasaan si Harvey York. Ang buong karamihan ng tao ay tumahimik para sa isang mabilis, at nagkaroon ng pagsabog ng nakakapangit na pagtawa. May lumuhad pa sa okasyong ito. Ito ay gayong nakakahiya. Lumuhad si Zack sa kanyang ulo na halos bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, pulang-pula ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Harvey York, ito ang lahat ng iyong kasalanan. Ako, Zack Zimmer, tiyak na maghihiganti ako sa iyo tulad ng dati. Maghintay ka lang. Ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamahusay na pinaglengkuran ng malamig. Hahayaan kitang lumuhad sa harap ko isang araw. Hahayaan kong pagbabayaran mo ang presyo para mapahiya ako ngayon, 100 beses at 1,000 beses bumalik. Maghihintay ako hanggang sa ang iyong halaga sa mga Naiswells ay mapagod, pagkatapos ay makikita mo kung paano ka maging taunan. Sa pananaw ni Zack, nakisali kay Harvey ang Naiswells dahil sa mga kasanayan sa pag-aakma na kinuha niya mula sa kung saan. Tiyak na nais lamang ng mga Naiswells na gamitin si Harvey. Kung ang isang taong katulad niya ay ginagamit, ang posibilidad na siya ay itinapon ay mataas, at pagkatapos noon, si Zack gaganti siya. Tulad ng sinasabi na ang isa ay dapat na magyabang ng isang oras at maghintay ng tamang pagkakataon upang maghanap ng paghihiganti. Kung ang iba ay maaaring magdala nito, kaya ko rin. Miss Naiswell, maganda ang pagganap at kahanga-hanga. Saan siya nanggaling? Pwede ba siyang lumapit sa aming bahay upang gumanap ng ilang beses sa hinaharap? Hahaha, sa karamihan, maaari tayong magbayad ng higit pa. Kung ang ibang tao ay hindi tulad nito, maaari rin siyang lumapit sa amin upang gumawa ng ilang mga proyekto. Hanggat handa siyang lumapit at gumanap, tayo maaaring pag-usapan ito.
Huwag subukan na i-play ito, marahil ay gusto niyang lumuhod. Ang mga taong naruroon ay lahat ng matamis na pakikipag-usap, sila alam kung ano ang sasabihin sa oras na ito upang malugod si Rosalie. Ipinaliwanag ni Rosalie ng walang pag-iingat matapos marinig ang mga salita ng mga taong iyon. Mukhang siya ang mabisyong CEO ng pamilya Zimmer. Natalo siya ng pusta, kaya kailangan niyang lumuhod tuwing nakikita siya. Sabi ni Rosalie habang siya ay kumikilos kay Harvey. Ang pamilyang Zimmer, hindi ba sila ang isa lamang na nakuha ang espesyal na pamumuhunan mula sa bagong CEO ng York Enterprise? Narinig ko na ang vice CEO ng pamilya Zimmer ay walang kakayahan. Dapat ay umasa siya sa nepotismo para makuha ang posisyon na iyon. Sinasabing kahit ang isang batang babae sa pamilya Zimmer ay mas may kakayahan. Walang silbi si Zach, bukod sa pagkakaroon ng isang pagkahulog sa gitna ng kanyang sarili, hindi niya magawa kahit ano. Maraming tao sa eksena ang nakakaalam tungkol sa Zimmer family. Gayunpaman, ang pinakakahanga-hangang bagay tungkol sa pamilyang Zimmer ay nakuha nila ang pamumuhunan mula sa York Enterprise, na kung saan kasalukuyang nag-iisa sa Niamey. Ang eksenang ito ay lalong napahiya si Zach. Siya sa una ay naisip na siya ay kilalang kilala sa Niamey. Well, kung ano ang dumating dito. Alam ng lahat tungkol sa pamilyang Zimmer dahil kay Mandy Zimmer. Kilala nila si Mandy, hindi siya. Sa sandaling ito, nagalit si Zach kapwa kay Harvey at Mandy sa sukdulan. Ang pamilyang Zimmer ay napakamayabang, lalo na dahil ang senior Zimmer ay nagtakda ng maraming mga patakaran. Sa makatuwid, naisip ng mga tao sa pamilyang Zimmer na sila ay higit na mataas at marangal. Gayunpaman, sa wakas na pagtanto nila ngayon iyon ay ang pamumuhunan ng York Enterprise kay Mandy, ang pamilyang Zimmer ay walang sinuman na mataas sa lipunan sa Niamey. Maliban kung mayroon silang mas malaking pagkakataon na tumaas. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, Miss Rosalie, parang ang pamilya Zimmer at ang mga naiswells ay nasa masamang termino. Pagkatapos ay tandaan nating hindi siya bibigyan ng mukha kung kailan natutugunan namin ang brat na ito sa hinaharap. Miss Rosalie, huwag kang mag-alala. Kasama namin dito, kahit sino mang gawas na masaktan ka sa Niamey ay katumbas ng nakakasakit sa amin. Kami ay nasa mga dagger na iginuhit sa kanya. Maraming tao ang nagsimulang ipahayag ang kanilang mga pananaw sa harap ni Rosalie. Makikita ito ng mga matalinong tao. Ang dahilan kung bakit ang tinaguri ang pamilyang Zimmer na ito ay maaaring umupo sa ganyang isang posisyon sa harap ay hindi na pinahahalagahan ng mga naiswell sila. Ito ay dahil lamang sa nais ni Rosalie na masira ang pamilyang Zimmer. Kung ito ang kaso, tiyak na lahat makipagtulungan kay Rosalie dahil ito ay isang mahusay na pagkakataon na mapaboran ni Miss Rosalie. Gayunpaman, alam ni Zach na siya ay tapos na. Pagkatapos marinig niya ang mga salitang iyon. Ang mga tao dito ay ang lahat ng mga kilalang figure sa Niamey. Kung ang pamilya Zimmer ay na-target, hindi nila makakayang mabuhay sa hinaharap. Kabanata 340. Hindi inamin o itinanggi ni Rosalie na iswell ito sandali, sa halip, bumalik lang siya sa kanyang upuan. Ang malabong mukha ni Senior Zimmer ay naging mapotla kapag tiningnan niya ang eksenang ito. Una niyang naisip na maaaring kunin ng pamilya Zimmer ang pagkakataon, ngayon na lumitaw ng isang beses muli. Gayunpaman, kung ano ang nangyari sa sandaling ito ay tiyak na isang sakuna para sa pamilyang Zimmer. Si Zach Zimmer ay ang hinaharap na CEO ng Zimmer family. Gayunpaman, siya ay naging isang biro at pampublikong kaaway ng buong Niamey ngayon. Kung ang pamilyang Zimmer ay inilagay sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinong makikipagtulungan sa pamilyang Zimmer sa hinaharap? Imposible para sa pamilya Zimmer na umasa lamang sa proyekto ng sentro ng komersyal para sa isang buhay. Bukod dito, maaaring bawiin ng York Enterprise itong kapital. Ang pamilyang Zimmer ay hindi manggawas na sabihin kahit ano, kahit na nagpa siya ang York Enterprise na bawiin ang kanilang kapital. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Senior Zimmer ang isang buntong hininga habang tinitingnan ang hapagkainan ng York Enterprise mula sa isang distansya.
Ang hapag kainan ay walang laman, sa kabutihang palad, ang bagong CEO ay wala rito. Kasabay nito, ang mga mata ni Sr. Zimmer ay nahulog kay Harvey mula sa malayo. Lantaran, ang bagay na ito ngayon ay nangyari dahil kay Harvey, kung gayon dapat itong bastardo ay responsable dito at lutisin ng maayos ang bagay na ito. Tiyak na kailangan niyang magsakripisyo para sa pamilyang Zimmer dahil gusto pa rin niyang maging manugang nila. Samantala, pinanatili ang ekspresyon ni Sr. Zimmer na nagbabago, ngunit hindi niya alam ang anumang mga solusyon sandali. Natapos ang party, at sa lalong madaling panahon ang ilang mga kawani dumating upang alisin ang lahat ng mga kagamitan sa mesa at pinalitan ang mga ito ng may pinong mga set ng tsaa. Gayunpaman, ang mga kawani ay mukhang kakaiba nang makita nila si Zack. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga set ng tsaa ay pinalitan sa hapagkainan ng pamilya Zimmer ay hindi kumpleto, kahit na ang tubig ay malamig. Si Sr. Zimmer ay galit na galit kaya halos siya ay atakehin sa puso, nang makita niya ang eksenang ito, ngunit maaari lamang niya tiisin ito. Ito ang teritoryo ng Naiswells, kung gaano siya katapang gawin ang kahit ano. Kasabay nito, si Harvey, na nasa pangunahing lamesa ay hindi nagmamalasakit sa pamilya Zimmer, siya ay nagmamalasakit lamang kay Mandy. Nanatiling tahimik din si Harvey dahil nakita niya iyon hindi man tumayo si Mandy at hindi sinabi kahit kalahati ng isang salita mula sa simula hanggang sa katapusan. Kung tumayo si Mandy at may sinabi na maganda para kay Zack ngayon lang, baka matapos na ang bagay ngayon. Nakakalungkot na laging target ni Zack si Mandy, magpapalam kay Mandy na tumayo para sa kanya ngayon. Paano posible? Bilang chairman, tumayo si Shane na iswell mula sa kanyang upuan, pumalakpak ang kanyang mga kamay, ngumiti, at sinabi, "Well, lahat, ngayon na nagawa na ang pagkain at inumin, at nanunood ng palabas, magpatuloy tayo sa ilang seryosong negosyo ngayon." Ang mga wild cheers ay sumabog sa gitna ng karamihan ng tao sa lalong madaling panahon matapos siyang magsalita. "Master na Iswell, lahat ng iyong pagtrabaho ay karaniwang pambihirang mga bihirang kayamanan. Ito ay maswerte para makita natin ito ngayon. Master na Iswell, nagtataka lang ako kung ito ba ay isang antique fair o isang live na auction ngayon." "Oo, Master na Iswell. Mangyaring bigyan kami ng isang pagkakataon mula pamarami ka ng koleksyon." Ang isang pangkat ng mga tao ay nagranteng. Kahit anong maging e-auction sa anti-gong exhibition ni Shane ay hindi mabibili ng halaga. Napakaraming katulad na mga fair sa nakaraan ang napatunayan na ang mga nakakabili ng mga bagay sa anti-gong exhibition sa kalaunan ay gumawa ng isang kapalaran. Ngumiti si Shane at sinabing, "Huwag kang mag-alala, lahat, ang anti-gong exhibition sa oras na ito ay naiiba sa nakaraan." "Ano ang pagkakaiba?" may nagtanong. "Sa oras na ito, ang maliit na kaibigan na katabi ko, ay magkakaroon ng maliit na tugma sa Pangulo ng Niamhi Antique Dealer Association, Pangulong Zorite. Pareho silang mag-aprubo sa mga antigo, at kilalanin ang kanilang pagiging tunay at ang kanilang halaga. Siyempre, gagawin ko suriin din ang mga ito sa huli. Sa panahon ng proseso, kung sino man ang nag-iisip na ang antigo ay mahalaga at nais na bilhin ito ay maaari ring pangalanan ang isang presyo." Sabi ni Shane at itinuro kay Harvey. "Nakuha ko. Oh my gosh! Nakapagtataka kung paano ang binata na ito ay kwalipikado upang makipagkumpetensya kay Pangulong Zorite. Ano ang isang mahusay na binata? Hindi nakakagulat na si Master na Iswell ay malaki ang pagmamahal sa kanya. Inihiling sa kanya na makipagkumpetensya kay Pangulong Zorite, malinaw na nais ni Master na Iswell na mag-alaga dito sa binata." Sa sandaling ito, nagtaka ang lahat sa karamihan paulit-ulit. Sa wakas ay alam nila ang tungkol sa pagkakakilanla ni Harvey. Ito ang bagong dating na napakamay talento sa pag-appraise ng mga antigo kahit na si Master na Iswell nais na purihin. Kung ikukumpara sa mga kababalaghan ng ibang tao, ang mga miyembro ng pamilyang Zimmer ay labis na nagagalit habang tinitingnan ang figure ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.